Hello guys, magandang araw o good evening po sa inyong lahat. Today is November 15, 2021. So bago po tayo pumunta sa ating katanungan, gaano ba talaga kahalaga ang barya sa isang tindahan? Ay alamin muna natin kung ano ba yung tinatawag nating barya dito sa ating tindahan. Hindi ba sila yung mga pisong coins, 10 pisong coins, 20 pesos na papel, at 50 pesos na papel. Maituturing natin silang mga barya natin dito sa tindahan. Sila yung mga kinakailangan natin upang masuklian natin o mabaryahan natin yung mga malalaking amount na pera tulad ng 100 pesos, ng 200 pesos, 500 pesos, at 1,000 pesos. Ang pagkakaroon natin ng maraming barya ay maaring makatulong sa atin upang mapalaki natin ang sales natin. Samantalang ang pagkakaroon natin ng kakulangan sa mga barya ay pwedeng makabawas sa sales natin. So, sa anong paraan? At yan ang papasok yung i-share ko sa inyong ganap kaninang umaga. Pero bago yan guys, kung bago ka palang dito sa aking channel, baka pwedeng makahingi ng isang like, at kung nagugustuhan mo na ang tako ng aking videos ay pa-subscribe na rin at i-hit mo na rin yung bell button para notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. So ganito na ngayon, kaninang umaga around 10:30 AM ay may bumili dito. Bumibili siya ng 2 kwatro at ang dala niyang pera ay 1,000. Ay yung taong to ay medyo malayo na sa amin. Kung tutuusin yung location ng bahay nila, ay merong 3 tindahan na malalapit. So, napatanong ako sa kanya. Sabi ko, bakit ka nakarating dito? Ang sabi niya, kasi yung mga napuntahan kong tindahan, puro walang barya. Dito kay ano, wala. Dito si ano, wala. Dito kay ano, wala rin. Kaya daw siya napapunta dito sa amin. Sabi ko, buti na lang meron akong palaging barya. So, ayun, diba? Nakabenta tayo doon. Ang binibili niya ay 2 kwatro. So, 240 din yun. Dito kasi sa amin, 120 yung isang kwatro. So, 2 yung binili niya. Kaya nakabenta agad ako ng 240. So, tingnan nyo yun, guys. Kung wala akong barya, sayang yung 240. Nung mga time na yun, yung palang yung isang bilihan na malaking nabili sa akin, 240 agad. So, kaya nga, di ba, mayroong nabawasan ng benta. 3 tindahan agad yun, di ba? So, at meron namang isang tindahan na nadagdagan ng benta, which is ako. Kasi nga, yung tao na hindi mo ine-expect na pupunta sa tindahan mo ay nakarating sa'yo at nagkameron katuloy ng bentang 240. So, yun na nga ang kagandahan na meron kang barya. Kasi kung magpapasukli man yan o magpapabarya lang yan, kung marami kang barya, pwede mo silang pagbigyan. So, pero, isa sa mga rules ko, kung halimbawa wala tayong masyadong stock na barya, at yung ating customer ay magpapabarya lang, hinihindian ko yan. Kasi ang sinasabi ko, yung aking barya na nandito ay nakalaan para sa mga tumer na bibili na buurin ang barya. Hindi naman pwedeng i-priority natin yung nagpapapalit lang na mabaryahan yung pera niya kesa doon sa regular customer natin na bumibili na kailangan din naman nating suklian ang barya, di ba? Bakit nga ba kalimitan sa ating mga may tindahan ay nauubusan ng barya? So, ito yung time kung kailan ang ating mga tumer ay mga bagong sweldo. Yan yung asinko, ajis, akinse at 30. Ayan yung kadalasan ang mga tumer natin ay bagong sweldo. Malalaki yung kanilang pera. So, yan yung mga time na kalimitan. Kung sa tindahan sila tumutuloy, dyan tayo nauubusan ng barya. Isa pang pagkakataon kung kailan tayo nauubusan ng barya, yung time na tayo ay kapapamili lang. Yung ating mga pera ay dinala natin sa palengke, sa grocery store para mamili. At yun nga, yung ating naiwan, syempre, wala muna or kokonti na lang yung naiwan nating barya, doon tayo nauubusan ng barya. Yan yung mga ranas na ranas ko. So, dahil naranasan na nga natin yung mga yan, so, nag-isip tayo ng
paraan upang hindi maapektuhan yung sales natin, yung benta natin sa tindahan. Kasi every time na meron tayong pinapalampas na tumer dahil wala tayong maisukli, eh sales na masasabi natin yun at nakakapanghinayang talaga yun. So ang ginawa natin guys, every time na mamamalengke ako, kinukuha ko yung mga barya doon, mga 20s, 50s, 100, at pinapalitan ko siya doon sa aking naiiwang benta sa mga load at saka sa bills payment. Kasi guys, sa akin, hindi ko pinagsasama ang benta ng load at saka sa mga bills payment namin. Para at least may maiiwan pa rin akong barya pag umalis kami, at pagdating namin galing pamimili, meron pa rin akong baryang magagamit. So, ganun lang yun guys. Kaya, mahalagang huwag magpaubos ng barya. At dahil nga dun guys, madalang at bihira na lang talaga ako tumanggi sa pagpapabarya ng mga tao at saka mawala ng barya na panukli sa mga tao. So guys, sana ganun din ang gawin nyo para makatulong sa inyo na hindi tayo mong problema sa mga barya nating ipanunukli sa ating mga tumer. At sayang na sayang naman talaga ang mga benta kung tutuusin. Diba? So, yun lang guys. Sa ngayon, ang aking kwentong barya. At sana nagustuhan mo tong video na to. At kung nagustuhan mo nga siya, please like, subscribe, at pindutin mo yung bell button at iset mo sa all para alam mo na, ma-notify ka sa ating mga videos pa. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Keep safe. God bless and bye-bye.